Does God answer the prayers of the unworthy? Sinasagot ba ng Diyos ang dasal ng isang taong hindi naman karapat-dapat? How can God answer the prayer of a person who is unclean? Pagbibigyan ba ng Diyos ang hiling ng isang taong marumi at hindi karapat-dapat? Kung tayo ay marumi, kung tayo ay hindi karapat-dapat, paano ba tayo magiging malinis at karapat-dapat para pakinggan ng Diyos ang ating dasal at para sagutin ng Diyos ang ating hiling? In the gospel, Jesus did something very surprising. He was going to the house of a person who was not worthy, who was unclean. He was a centurion. He was a Gentile. Isa siyang pagano. Hindi siya Hudyo. Hindi siya tuli. Ang pagkatuli kasi sa mga Hudyo ay isang tanda na pinili sila ng Diyos. Ang pagkatuli ay simbolo ng kalinisan para sa mga Hudyo. And yet, even if he was unclean, he was not chosen by God, he was unworthy, Jesus still wanted to go to his house to provide for what he was desiring. Jesus wanted to answer his prayer despite the fact that he was unworthy, he was unclean. And why is that? The first reason is because even if he was unworthy and unclean, he was generous. Mabait siya. Matulungin siya. Pinagawa daw niya mga sinagoga na mga Hudyo. Mahal niya ang mga Hudyo kahit na hindi siya Hudyo. He was kind. But the second reason why Jesus wanted to help him is because of his deep faith. Malalim ang kanyang tiwala at pananampalataya kay Jesus. Kahit na siya'y isang sentoryon, kahit na meron siyang kapangyarihan, hindi mataas ang tingin niya sa kanyang sarili. Alam niya merong pang mas mataas sa kanya. Alam niya merong pang mas makapangyarihan sa kanya. At nagtitiwala siya doon sa mas makapangyarihan at mas malakas sa kanya. At ito ang pinagbiliban ni Jesus dito sa taong ito, na kahit na makapangyarihan siya, nakikilala niya ang kapangyarihan ng Diyos. Who among us is worthy? Who among us is clean? Nobody. And yet, we can be more worthy. We can be clean through our good works and through our deep faith in the Lord. See in this gospel, my dear friends, hindi ang kapangyarihan, hindi ang ari-arian ang nagiging dahilan para tayo ay maging karapat-dapat at pakinggan ng Diyos at pagbigyan ng Diyos sa ating panalangin. God will answer our prayers out of His love. But more importantly, we are reminded that God will answer our prayers if we have a deep faith in Him and if we become generous and kind to others. Hindi matitiis ng Diyos ang dasal ng isang taong malalim ang kanyang pananampalataya. Hindi matitiis ng Diyos ang dasal ng isang taong nagpapakabuti. Even unworthy people could have a deep faith. Even sinners could be kind, could be good, could be generous. Do you want God to answer your prayers even if you are unclean and unworthy? Ask for His grace. Have a deep faith and try every day to be more kind, to be more generous.